Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang minsang malalakas sa mga pag-ulan dito po sa bahagi ng Southern Luzon and Visayas dahil pa rin yan sa shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. So pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan doon sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, malamig pa rin po at may mahihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon or ng amihan, habang sa natitirang bahagi po ng bansa, mayroon pa rin mga localized thunderstorms. Hanggang sa weekend po, wala po tayong inaasahang bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility, subalit posibleng may mabuo na low pressure area southeast of Mindanao sa labas ng PAR at yung trough o yung extension nito ay posibleng magpaulan as early as Sunday dito sa may eastern Mindanao. And for the entire Mindanao, simula po sa Lunes. So ngayon po, pinag-iingat na natin ang ating mga kababayan doon. Ngayong araw po, mataas pa rin ang chance ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabikulan, gayon din sa probinsya ng Romblon dahil pa rin yan sa shear line. So meron tayong light to moderate with at times heavy rains. Lalo na po ngayong umaga, possible yung malalakas sa mga pag-ulan, so possible tayong magtaas ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. In other areas of eastern Luzon, kabilang na dyan ang Cagayan Valley, gayon din ang mga probinsya sa Cordillera, Apayao, Kalinga, Ifugao, and Mountain Province, pababa ng Aurora, gayon din po sa Quezon, Laguna, Oriental Mindoro, and Marinduque, asahan po ang makulimlim na panahon sa buong araw at makakaranas din ng mga light at minsan katamtamang mga pag-ulan dulot po yun ng northeast monsoon. In other areas, dito sa may western Luzon, itong facing the West Philippine Sea, asahan po natin partly cloudy to cloudy skies naman sa umaga, pero around tanghali, possible na rin ang maulap na kalangitan at mahihinang ulan. Dito rin po sa may Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Calabar Zone, Metro Manila, possible na yung maulap na kalangitan sa tanghali. Ngayon din ang mga kalapit lugar, Bulacan and the Nueva Ecija, at dito rin po sa may Benguet at natitirang bahagi, or dito sa may Abra, asahan din po natin yung maulap na kalangitan at possible din yung mahihinang ulan dulot ng amihan. At sa natitirang bahagi pa ng Luzon, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa Metro Manila, ang temperatura 23 to 29 degrees Celsius, so hindi kainitan sa ngayon. At sa Baguio naman, mas malamig pa, 14 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Northern Samar, apektado pa rin po sila ng shear line. So minsan malalakas po yung mga pag-ulan, lalo na ngayong umaga. So pinag-iingat natin sila sa mga flash floods or landslides. For the rest of Visayas, asahan naman partly cloudy to cloudy skies in general. Dito sa may Aklan and Capiz, mataas na ang tsansa ng mga isolated rain showers sa umaga, habang sa natitirang bahagi ng Visayas, mataas na ang tsansa ng mga pulupulong pag-uulan sa umaga, tanghali at sa hapon. Temperature for Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Mindanao, asahan po natin ang bahagyang maulap at minsang maaraw naman na kalangitan. At sa tanghali, asahan po yung may init na temperatura, lalo na po dito sa may Zamboanga City, up to 33 degrees Celsius, at sa Davao naman, up to 32 degrees Celsius. Sa umaga, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dun po sa may eastern section of Caraga, sa may Surigao Provinces and Dinagat Islands, habang sa tanghali hanggang sa gabi, mataas na rin po ang tsansa ng mga pag-ulan over the rest of Caraga, dito rin po sa bahagi ng Davao Region, at sa may southern portion of Mindanao, lahat po yan ay dahil sa localized thunderstorms. Sa ngayon, meron pa rin tayong gale warning dahil sa bugso ng northeast monsoon. Asahan nyo hanggang 4.5 meters or isa't kalahating palapag po ng gusaling mga pag-alon sa buong baybayin po ng Northern Luzon, kabilang na dyan ang mga baybayin sa Ilocos Region and Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Northern Quezon, kabilang na ang Pulilio Islands, dito rin po sa may Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur, Northern and Eastern Catanduanes, gayon na rin po sa may silangang baybay ng Albay and Sorsogon hanggang sa may Northern Samar, meron po tayong matataas sa mga pag-alon na delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. Magpapatuloy ang gale warning or babala sa matataas sa mga pag-alon sa mga susunod pa na araw at posibleng bumaba pa ito sa may eastern sections of Eastern Samar, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. So pinag-iingat natin, possible po yung mga sea travel suspensions.
For the next 3 days, iiral pa rin ang shear line pero hihina na ito simula po bukas at iiral ang malamig na northeast monsoon ramihan sa malaking bahagi ng northern Luzon. Gayunpaman, tulad ng nabanggit ko kanina, pagsapit po ng Sunday as early as Saturday evening ay possible na makaapekto sa may eastern Mindanao itong tinatawag natin na trough ng low pressure area, and for the rest of the week, magpapaulan din ito sa ilang pambahagi ng Mindanao and eastern Visayas. For Metro Manila, asahan po as early as tomorrow morning, merong mga mahihinang ulan, dulot po ng amihan. Then for the rest of the day hanggang sa Monday po, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at mababa na yung tsansa ng ulan sa Linggo at Lunes. Sa ating mga kababayan po sa Baguio City, mararamdaman pa rin po yung generally malamig na panahon at preskong panahon, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na po sa Sunday and Monday, habang bukas merong mga pulupulong mahihinang pag-ulan lalo na sa umaga. Sa ating mga kababayan po sa Kabikulan, bukas meron pa rin tayong epekto ng shear line. Pero simula po ngayong gabi hanggang sa bukas, araw ng Sabado, ay magiging light to moderate rains na lamang po in general for the rest of Bicol region po yan. Temperature hindi pa kataasan hanggang 28 degrees Celsius. Sa Linggo, magpapakita na ng bahagya si Haring Araw, bahagya maulap hanggang maulap ang kalangitan at meron na lamang mapulupulong mahihinang pag-ulan or mga localized thunderstorms. Then sa Lunes, mas magandang panahon pang mararanasan, generally maaraw at mas mababa ang tsansa ng ulan. Sa ating mga kababayan po, dito sa Metro Cebu and for the entire Central Visayas, generally fair weather conditions tayo, bahagyang maulap hanggang kuminsa maulap ang kalangitan sa umaga, mataas na ang tsansa ng mga pulupulong pag-ulan pagsapit ng tanghali, then may mga localized thunderstorms din po pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperature 25 to 31 degrees Celsius. At panghuli sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Davao, umaga pa lamang bukas, siguruhin po na tuyo na o naglalaban na po tayo dahil pagsapit po ng hapon, makulimlim na ang panahon at aasahan na yung mga pulupulong mga pag-ulan, dulot po yan ng trough ng low pressure area. Then magpapatuloy yung maulap na kalangitan sa Sunday, all the way na yan hanggang sa rest of the week, magkakaroon ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan and thunderstorms for the entire Davao region, ganyan yung mga kalapit lugar sa Caraga region, Soxarjen and Northern Mindanao. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan natin na minsan malalakas for the rest of the week dahil po yan sa trough ng LPA. Temperature natin is from 24 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sisikat 6:25 ng umaga at lulubog ito 5:49 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako po si Benison Estareha na nagsasabing saan naman panahon, Pagasa ang magandang solusyon.